Pero ang magiging mahirap talaga yung buhay dito ng isang link, lalong-lalo na meron pang Grok dito na pang, I mean, tama, magiging mahirap yung buhay ng Bruno. But anyways guys, pakilala muna natin yan. Tayo sa ating game number 3, Arkangel for the red side. Kaya kaya gagamit na nga PNK sa Kuragi naman para sa isang Thumbs, Eason with the Tylos, Ninja Killa for this export, and Salsa para sa isang Bruno. Sabi lang banda naman mga kaibigan, NXP, Predator, solid. Pero teka lang, mga kaibigan, 1 minute, pwede bang pakiulit to? Si Kiki, wala nang buhay. First blood has been taken dito by NXP, Predator, solid. Nako po, mukhang magandang simula. Ito pa, hindi pa rin papatalo, ladies and gents. Oops, blue buff, pinag-aagawan. Nako po, sino bang pipiliin mo? Mahal mo, mahal ako. Pero saksa dito, patay. Ayun, nako po, another one. Third time around. Ito na, Eason, pangatlo sa bangkay. Ayun, dali din. Pasok in si Sakuragi, pang-apat ka na. Hoy, nako po. Sige, naba, nalilito, nahihilo. Saan ka pupunta? Pero tinalian na with the puppet string coming from Angela. Sakuragi, patay. Apat, ando mapado. Sa lahat. 4-0 guys, kumbaga lahat na nag-attempt para counterin yung link, nakuha agad dito ng expertos ulit dahil dyan napakalaki agad ng kalabangan. Siguro for Arkangel, medyo naging crucial na rin yung ginawang pagpasok ni Sakuragi kasi at the time na pumasok siya, wala na yung mga kakampi niya, or rather, napatay na ng expertos ulit. So para siyang namatay sa isang bagay na hindi masyado naging effective para sa kanila. Wow. But anyways, naku po, sa bottom lane natin, Ninja Killa dito, wala na rin Firaga armor. So, grabe yung ano dito. Grabe yung damage at saka ganking prowess na pinapakita ng NXT Predator Solid. Kasi ito na naman, another one mga kaibigan with a killing spree para kay HP dito sa kanya, Link. Tama ka dyan, Ate Shanti. 5-0 kaagad ang score dito. Naku po, lahat ng players ng Arkangel meron ng tigi-isang death. So, tingnan natin, maulit pa ulit yung ganun pangyayari, pero napakalaking error ang nagawa doon for the Arkangel. So, kailangan nila itong bumawi little by little, slowly but surely, basta wag nang maulit ulit yung pagkaamali kanina. Pero ito, naku po, baka snowball effect na yata, pero hindi pa naman. Lapan damage, uray! Naku! Uy, naku, di ba yung judgment? O, yun na nga, nahuli pa ang player dito si parang Zaxa ng Arkangel at napakasakit na ni H2 dito. Talagang under the turret, guys. As long as nasaktuhan, napasukan dito ng isang Angela, automatic, pasok na lang pasok para kay H2. Although, problema dito for your expertise solid, bawal sila maging kampante or bawal silang mawala ng disiplina pagdating sa objective. Yes, napatay sila ng players dito come from Arkangel, pero kung mag-lie low naman sila pagdating sa objective, makakahabol dito yung Arkangel sa kanila. Oho, tama ka dyan. Naku po, at napakalinis ng simula dito ng NXP Predator Solid. Napaka nakakagulat. Ayan, for the Arkangel na mas 0-7 naman din sila for the early stage naman against the NXP Predator. Pero look at this, first turtle ngayon pa lang lumabas. So item check nga rin tayo dito if there's any progress on their items. Wala pa naman. 4-man mask for the NXP, 3-man mask lang naman for Arkangel. So medyo okay grabe, lang. Grabe, 9K, oh. 9K agad. 3 minutes pa lang. Tapos kinukuha din ngayon ng NXP Predator Solid yung turtle. Anyways guys, sobrang hirap niya for Arkangel para i-contest yan. Si Chester magagaling na naman sa likod, nakuha niya dito, gusto niya kuhanin si parang Saksa, pero napatay lang din naman. Napakagandang pasok to na NXPert Resolve mga kaibigan pa sa wild charge camp from Regrock Renegade dito ang inangat-cut ni parang Sakuragi, pero nandito na si H2 kasama si Angela Maya, pasok na hard guard sa kanya, vengeance ginamit pa pero disengage for the side of NXP Predator Solid. Nako po, 7-1 na ang ating score this time. Solid, relax lang, lamang tayo eh. So, wag nang mag-asim, kumbaga. They have 2K gold lead. They have 6 kills away against Arkangel. So, pinaka-factor na lang dito ang gawin ng NXP Predator Solid is makabasag ng tower. Other than that, okay na muna yun. Wag na nilang grapalin masyado to. Pero to, nako po, hindi makikinig si Chester. Siyempre, hindi papatalo yan. H2 pwedeng talunin. Oops! Yun lang. Sayang ang effort ng konti. Yeah. Pero disengage na. Uy, ayaw tigilan. Kailangan maging mai... Uy, naku! Ito, Wiggins! Hindi nag-react si Ninja Killa. Kala niya siguro tumuloy yung ano niya, no? Baka bumibili. Tumuloy. Akala niya tumuloy yung TP niya. Pero anyways, guys, parang yun yung mga namamatay habang nag-a-ice ng item yung pala kasama ng kalaban. Pero anyways, guys, for this game, masiyawa dito. Halos wala ng buhay, pero wild charge para sa kanya. Si Renegade magagalit sa likod. Pero patay lang din naman sa getting a kill. Pero si HT to with the Tempest of Blades. Pero not enough damage. Come from NXT Predator Solid. At kita natin dito si Angela. Well-defended yung bottom lane side against this
attacks. Grabe, mga kaibigan. And for this score, 8-2 na tayo dito. 5-minute game time so far. NXP Predator solid. Napaka-dominante naman ngayon no, for this game number 3. Yung effort ng game number 1 at game number 2, wala na. This is another whole news game na dito. Pag nanalo dito ang... Oops, tayo ka lang. Saksa, walang buhay. Hinahati ni Chester. Daan-daan. Ayun, napatay. Another one, Blazing Duet. And the Blazing Duet taloy. Ito na, pasok naman din si H2. Mga besties ni Jackie la might fall down. And there you go. Kill has been secured. Gusto pa na H2 dito na Chicken Joy pero disengage. Ito na yung aso. Naku po, mukhang ang ganda ng damage output din talaga ng NXP Predator dito. Pero namatay nga lang si Chester. Oo, pero ito ang kinagandaan for for Arkangel. May kita natin minsan na pagka nakapasok na si Kaja at nakapasok na din Natalia, parang may nahihirapan na makapatay agad yung ano yung Ling or kaya naiiwan siya pagdating sa team fight. So for NXP Predator Solid, since sila yung nasa upper hand ngayon, kailangan hindi nila patagalin yung laban kasi mahihirapan sila kapag tumaba dito yung Bruno kasi automatically yung crowd control dito ni Koopa ay magiging masakit for the Ling. Kumbaga pag nangat-ngat siya, automatic magiging as is siya dun sa lupa. So yun yung kailangan batayin. Pero so far for NXP Predator Solid, sila yung lamang. Oo nga, no? Napakaganda ng kalamangan nila dito. 2K gold lead, 6-minute game time pa lang tayo. Tapos 7 kills din ang lamang nila dito against Arkangel. Tower na lang talaga ang kailangan dito ng NXP NXP Predator Solid. Kompletos recados na sila eh. So, Gucci-Gucci na din. And heto na, naku po, turtle na ito. Matagal-tagal pa din. And wala pa naman di masyadong factor dito para sa NXP Predator Solid. Tower lang talaga muna. Nabasagan pa naman sila ng, ano, ng level 1 tower dito sa mid. So, oo, kailangan patayin dito ng ano ng NXP Predator Solid. Pero anyways guys, 16k versus 18k. Nawala na Firaga armor dito pero meron ng immortality si parang Ninja Kayla. For Arkangel, medyo iniiwas din nila na magkaroon ng team fight dito coming in from NXP Predator Solid. Pero ano, maganda gawin dito ng Arkangel, siguro patayin muna nila yung ano. It's either unahin nila or force nila mahanap dito yung Natalia or mapilit nila na mamatay si Angela. Pero ang problema naman ng Arkangel dito, pagka may ginaw sila, automatic napakabilis ng possible backup dito ng NXP Predator Solid. Kaya nga, napaka... Oops, naku po, teka lang, 1 minute, yun lang. Dali, Ninja Kila at Sakuragi sa kabilang banda din, napatay, ayun. Top lane, bottom lane, pero yun nga lang, kay Ninja Kila, may immortality. So, nabuhay pa siya dito. Medyo cooldown lang, 120 seconds yun. So, matagal-tagal bago dumating ang immortality dito for Ninja Kila. At marami din pwede mangyari sa loob ng 2 minutes. At eto na, naku po, Arkangel dito, maliit-liit ang... Lumiliit yung paparing sus dito ng Arkangel. Kailangan bantayin to ng... ng kanilang team kasi yung Natalia kung hindi naman siya nakakapag-hunt automatic naman sumisira siya ng Torre at kita natin ngayon ni Jaquila na gamit kanya last insanity pero mapapatay lang din naman with the help of that Angela saktong-sakto ang pagkakapasok doon kay paring Chester natin and this is another buff na pwedeng i-reject ng NXP Predator Solid pero makikita natin papantayin yata nila yung laban with pushing the turret pero hindi naka-ready wall charge dito para kay Yawi pero mapa-out lang din naman ang players ng NXP Predator Solid so medyo maingat din ang kanilang team. At kita mo dito yung lalim ng dalawang players na NXP, si Rene J at saka yung Natalia. Automatic, grabe yung vision. Kumaga, lahat ng ano dito, lahat ng pwedeng pagtago ng Arkangel, alam ng NXP. Kaya nga, mukhang kalkulado at nabasa na ng NXP dito ang ano ang game number 1 at game number 2 laro ng Arkangel. So this time, lalaruin na ngayon ng NXP Predator Solid talaga ang laban na ito. 12-3 ang ating score, 8-minute game time. Napakalaki na ngayon ng agwat, 5k gold lead na ang tutusin. Napakalaki na rin ng map vision ng NXP Predator Solid. Even though na nasa kanila yung nasa Arkangel yung PNK, may Bruno sila, meron silang Hylos, eh, hindi baliwala. I mean, baliwala lang to para sa NXP Predator Solid. With the Angela Ling combination. Napanood ko na to eh, Angela Ling eh. Ewan ko lang kung saan eh, sa MPL ata eh. Sa MPL. Sa Spurs at yun yung nanggulat dito para sa kanilang kalaban na team. Pero ito guys, 5-0-2 for H2 dito sa ating laban ngayon na pahirap ng sitwasyon sa side ng Arkangel. Although, item check nga tayo, tingnan natin kung anong gold nung, ano, nung bro nila. For the Bruno, that is 5.6k gold. So, medyo laban pa kasi hindi naman agad makakapatay. Hindi naman agad instantly makapatay nung Ling yung Bruno kasi meron siyang mga front runners. Ang pinakaunang kailangan patayin dito ng Arkangel is yung Natalia talaga. Kasi may hirapan yung Bruno mag-free hit kapag meron siyang iniisip na Natalia na possible na pumatay
tayo sa kanya. And speaking of Natalia, guys, nakasira ng Tori dito sa ating top lane side, pero disengaged agad para sa kanya. Nako, medyo nagkakaroon pa naman ng pag-asa dito ang Arkangel, pero matagal-tagal. Feeling ko if ever Arkangel push, want to push a comeback dito, it will take them another 10 minutes. So abutin tayo ng 20 minutes. And for the NX Predator Solid, that's the challenge for them. Dapat within 20 minutes, matapos na nila tong laban na to. Dahil kung hindi, papalagan sila ng Arkangel dito kung sakasakali magka-item yung Bruno. Sa Bruno, magka-wind of nature to, mahirapan na yung Ling dito, for sure. Sakasakali man din sa late stage ng game. Kasi kumbaga, good, sobrang goods na nga Wind of Nature dito actually para sa side ng Arkangel. Kasi skill dependent eh, pagka hindi napatay agad, automatic out na agad para sa mga players ng ano, ng NXT Predator Solid. Unlike for them, pag nabuhay yung Bruno, automatic pwede siya mag-free na mag-free from time to time. So yung sinasabi natin kanina na for Arkangel, ang pinaka-crucial dito is kung paano nila i-extend yung laban. Kasi pag dating sa late game, kukunat na si PNK, kukunat din si Hilo, so wala na mababurst agad ceiling ng NXT Predator Solid. Tama ka dyan. So parang dito ang magiging papel na lang ng Ling dito. Damage output, pero not to really do a burst, a negative one hero agad sa Arkangel. Ito na, ang kauna-unahang Lord natin dito will go to the top lane and the NXT Predator Solid. Ito na, this is it, pansit na rin to para sa nila. This might be the winning moment for them, pero ang tanong dito, madedepensan pa kaya ng Arkangel knowing the fact nung game number 2, halos grabe gano'ng katagal din nila na hold ang kanilang base. Nang almost like 30 minutes na naman. Naupo. Ito na. Oo. Pero ito na guys. Ang inaantay natin. For Arkangel, kailangan nila ito madepensahan. Pag hindi, automatic. Dire-diretso ito. For NXT Predator Solid, napaganda nang ginagawa dito ng NXT Predator Solid. Kasi inuunti-unti nila yung mga tori dito ng Arkangel para hindi nila iisipin pa after. And we have here Renny J. Naka-front lang din naman for NXP para if ever may nagkamali ng pwesto, automatic go agad. Exactly. Para sa nila. In-out lang lang din naman dito si ano, si H2. Kumbaga kung sinong mapiti ka ng damage, automatic G. Pagka wala, edi go lang din. But anyways guys, yung sisirain dapat dito supposedly ng NXT Predator Solid na Tore, hindi na nasira kasi melee ang mga heroes dito ng NXT Predator Solid. Tama ka dyan. Eto na nga mga besties, napalit na ng Arkangel and for the base ng Arkangel and for the Arkangel to get some gold. So ito na lang halos ang hinihintay nila, yung pagdating ng kadadating na lang ng minion wave at yung pag-clear ng minion wave, yun na lang din halos ang pinaka-source of income nila dito, which is napakabagal. At yung for NXP naman, NXP Predator Solid naman, napaka-bliss for them taking out the jungles, additional jungles ng Arkangel. So for this, nako, 8k gold lead, napakalaki na neto. At they maabutin pa ito ng 10k gold lead if ever. Pero so far, Arkangel is still holding their own base. Di pa rin kayang pasukin muna. Wala makalapit kasi talaga sa Tore. Pagka pinasok sila, baka mahirapan na sirain yung Tore. So, pinakamagiging crucial siguro dito, makahuli ng isa kahit isa yung NXT Predator Solid para minus 1 na agad. Mm-hmm. Kasi pag lumapit dito sa Tore, mahirap eh. Parang mong in-open yung sarili mo na pwede kang countering dito ng Arkangel. Yun yung nagiging problema dito ng NXT. Kung paano sila sisira ng Tore or paano sila didikit doon sa inhibitor turret. Kasi napakalayo nung Bruno para i-dive in. Tama ka dyan. So, for this siguro, baka abutin na naman yata tayo ng level 2 Lord dito or another set of Lord and the set of minion waves. Pero for now, and Arkangel is mukhang master nila ang pagdepensa ng base naman din kahit na lugi sila pagdating sa stage ng game. So, kayang-kaya for Arkangel and for NXP, that's the challenge for them. Paano nila ngayon tatapusin tong Arkangel knowing the fact na marunong dumepensa ang Arkangel? Alam din laro yun ang depensa nila. Pero ito si Chester dumiretso na ng Malefic Roar. So, possible siguro for NXP gagawa sila ng divergence dito para malingap sa isang posisyon yung Arkangel. Tapos pwede mag-split push yung Natalia. Yun yung possible na pwedeng gawin dito ng NXP Predator Solid para makasira ng Tori yung Natalia nila. But anyways guys, for the Bruno, that is 7.9k gold. So, patagal na patagal, gaya na sinabi natin, the more na tumatagal yung laban, the more na magiging non-factoral yung non-factor yung pagdating sa gold. Kasi at least 3 items lang yung pinakakailangan ng ibang heroes, automatic mag-spike up na yung damage. But anyways, this is the level 2 Lord guys na pwedeng kuhanin nating dalawang teams. For Arkangel though, medyo init to win it. Pag nakuha nila, dire-diretso lang meron silang Bruno. Pero pag nabawasan sila na isa, sobrang space siya for, I mean,
sobrang space for NXP Predator Solid na tapusin yung laro. Si Yawi, mga kaibigan dito, pumasok na ako, nag-wild charge na lang din. Sabay, on point lang din ang backup dito, mga kaibigan. Look at this H2O. Naku, namumulis na kami from behind, sa likod lang ako. Uunahin ko ang Bruno nyo. Pero naupo, wala na rin siya buhay, Kiki. Baka madamay na lang din. But no, 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 with the help of Angela. Hawak to at akin ang larong to. Eason naman din dito, wala nang buhay. Trying to escape, double kill para kay MB Sakuragi against H2O. Disengage, naupo. Ito, dalawa pa ang buhay dito for the Arkangel. Kayang-kaya pang depensahan. Nakita si Renny J. Aray, nasa bunutan niya, top. Ang sakit niya, paring Renny J. Isa pa pala to. Sa medyo problema din ng NXP Predator Solid pagdating sa Lord, wala talaga silang marksman. So, as much as possible na mas madami. Tsaka para magkaroon ng space yung Ling na mag-ready pagdating sa teamfight. Pero anyways, guys, damage is real for this Ling ng NXP Predator Solid. Napahirap counterin, kumbaga. Pagka nakapasok siya ng tama, automatic, parang it's a GG for Arkangel. Pero for Arkangel naman, good thing here is hindi nakapag-lord yung kalaban nila na team. Oo, tama ka dyan. And, kumbaga, okay na kahit namatayan sila ng ano yun, ng tatlong Arkangel. Immune na kami mamatay. Okay lang, yung pinaka-importante dito, huwag nyo lang dagdagan yung pressure sa base namin, di ba? So, huwag na natin ibigay itong ano, huwag na natin ibigay itong Lord. Sacrifice na tayo ng kahit tatlong players natin dito, importante, makakuha lang din tayo ng trade sa kanila na kills. Pero yun nga lang dito, half-life na ang Lord ng NXP Predator Solid. So mukhang hindi na makokontest. Ayun, secured. Oo, sobrang nakakuha dito ng walang pag-aalin lang ng NXP Predator Solid. At si Natalia pa nandun sa top lane, automatic lang. Nag-open ang space dito para possible na habang hindi pinapauwi ng NXP Predator Solid dito ang Arkangel, sumisira sila ng Torre doon. At kita naman natin, patay din si Paring Sakuragi, mukhang isasama pa si Paring Keke dito ni Yaling. But wall charge come from Yawi and a godlike para kay H2. Grabe naman din mga kaibigan. Dalawang hero ang napitas dito ng NXP Predator Solid. Tulad na sinabi natin, magaling dumipensa ang Arkangel. Kaso paano na ngayon? Tatlo lang ang natitira dito for the side of Arkangel. So how are they going to defend this one out? 20 seconds, kaya pa naman siguro, patagalin lang din si Eason na, I mean, si Ninja Kila na lang din dito with the last insanity, yung pinaka-crucial paano niya ibibitaw. Other than that, madedepensahan na naman to ng Arkangel. No, oh, tatagal na naman yung laban. Grabe yung sobrang solid nung natin, series 1. 17 minutes, guys, kanina 13 minutes, tapos 30 minutes, tapos 20 minutes. But anyways, guys, eto na ang Lord, nakasira ng inhibitor turret ng NXP Predator Solid. Pero kita natin dito, si parang Eason lang din naman with a Tylos, lalaban pa. Si Renek Jay napatay dito, H2 with a Tempest of Blades. Taba nangyayari yun, sinisira ng mga players na NXP Predator Solid ang lahat ng tore ng Arkangel Yahweh. Tumatakbo para sa kanya buhay and a disengage for NXP Predator Solid. That's the question dito for the Arkangel. Ano ang uunahin mo? Patayin yung hero ng NXP Predator Solid o depensahan yung base? And for that, napaka-evident, nakita natin yung Arkangel nang gigil sa players ng NXP Predator Solid. Pumatay sila, umengage sila sa top lane. Ang kapalit nito, yung bottom tier 3 tower at saka yung middle lane tier 3 tower nila. Ito na, engagement H2. Sakong-sakto, ang dating ni Angela dito, naupo. Pero disengage lang. Tamang panakas lang yon, relax lang. Nasa atin ang kalamangan. Less mistake na tayo. Nice wild charge dito para kay Yawi doing some buy time. Pero wala lang. Tama pa, eto lang. Walang follow-up damage. Kaya yung sinabi natin, guys, more on skill dependent talaga dito yung NXP Predator Solid. Kapag hindi naging sakto yung sakay dito ni Angela, heart guard ni Angela, dun sa pagpasok ng isang Ling, magiging mahirap agad for them. And mas magiging mahirap siya actually for NXP kapag naka-immortality na yung majority ng players ng Arkangel. We have the Wind of Nature, Endless Battle, and the Berserker's Fury for this Bruno. At para naman sa isang Ling, full item na kanina pa. It's just that kailangan na talagang matapos dito yung laban para hindi na mahirapan pa. Tama ka dyan. Lahat ng kalamangan na rin halos ng NXP Predator Solid dito. Halos 18k na yata to or 17k gold lead against the Arkangel. And look at this item. Halos lock item na rin naman to lahat. Di na big deal. Yung nakikita nyo dyan ng mga slots, nagbenta lang yan, nagbuy and sell lang yan mga yan. Payaman lang ng konti. Siyempre, palit-palit item lang din. Especially kapag ka nagamit na yung immortality mo. Kaysa hintayin mo yung cooldown nun, benta mo na lang. Bili ka lang ng bago. So, 19-6 ang ating score dito. Depensa pa rin talaga ang pinapakita ng Arkangel dito. Patience sa virtue, nakambak nga nila nung game number 2 eh. So why not for this game number 3? Kumbaga, ang ginagawa lang talaga ng Arkangel, inaantay nila talaga na magkaroon ng
magandang position yung Bruno na makapag-free hit kasi oh, na-counter nila ngayon. Kumbaga nabibigyan na rin nila ng damage yung NXT. Kailangan lang talaga hindi ma-open yung Bruno kasi once na napasobra sila ng advance dito against NXT, ma-open yung Bruno automatic. Pwede siyang pasukin dito ng isang link. But anyways guys, 20 minutes, 19-6 ang ating score. We have POD here para kay Ninja Kayla. So, dagdag penetration na agad for this Arkangel squad. Mm-hmm. Tama ka dyan. So, tingnan natin mga besties. NXT Predator solid dito. Nakupok Ninja Kayla against Chester sa top lane. Pero to, level 3 Lord. Tingnan natin kung makukuha na ba to ng NXT Predator solid. And if yes, baka ito na ang ikapanalo ng NXT Predator solid. Medyo malapit na rin ang Arkangel pero mukhang wala din potential na makuha nila o maagaw nila to or i-contest rather. The reason why, napakalayo, napakalaki ng mga minion waves top, middle, and bottom. So, no room for them to roam around, kumbaga. Ayun. Tapos nakuha pa guys ng Expert Solid ang ikatlong Lord. So, this is level 3 Lord guys against Arkangel. Item check nga tayo dun sa mga tankers. For the Hilo, so feeling ko maganda siguro mag-antikiras eh. Para yung stock dito, minus na agad dun sa damage. Possible lang isang link. But anyways, para dito sa ating Eric Peter Solid na tank, we have the breastplate full force breastplate. Yan, nabubulol na. Napakatagal na natin nagsasalita, guys. Kung alam nyo na kung gano'n nakabulol pag sobrang tagal nyo na nagsasalita. Pero anyways, it's more on pang counter na agad dito sa isang Bruno together with this anti-kiras na rin kasi nagsastock siya up until 6. So, malaking bagay up until 6 or 12. But anyways, guys, this is the Necklace of Torrents naman for the Kaja. And again, level 3 Lord for NXT Predator Solid. Ang tanong, pade-defend ba to agad ng Arkangel? Kasi kita natin ngayon, hindi pa dumadating ang NXT Predator. Ooh, napatay! Si Rene J, mga kaibigan, minus 1. And Lord has been defended by Arkangel. Tama ka dyan. Ito na nga, tuloy pa rin ang boxing dito, mga best of kompleto pa limang Arkangel ba rin sa no-no tower lock dito kagad para sa NXT Predator Solid. And that's it, mga kaibigan. Congratulations, NXP, for having a 2-1 win against Arkangel, and they'll be proceeding.